Jewelry Deposit Marker, Assessment 635. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Panoorin muna natin ang videong ito bago pa man natin bigyan si Sir ng mga simpleng assessment reading, gabay at payo, base dito sa mga science sa area niya. Kung mapapansin natin, naghukay na sila ni Sir. Hindi man gaano ito kalaliman, ito yung tipong mga tisdig lang muna. Subalit bago pa sila naghukay dito sa area na ito, nagpa-thermal scanning sila ni Sir. At hindi magkalayo dito sa mismong hinukaya nila, nakitaan ko ito ng target or heat index ng target base sa thermal scanning. Kung mapapansin rin natin, itong batong ito, klaro talaga na may engrave or may nakaukit na mga sign. At i-forward muna natin saglit mga ka-teach. Ito naman yung mga sign sa ibabaw. Ayan yung plastada sa lugar kung saan sila naghukay. Nasa ilalim na ito eh. At may kahawig ang markang box na yan. Ito, iguhit muna natin para maintindihan ni Sir. Ito yung box marker. May kahawig yan. Ito sa ilalim ito eh. Ang kahawig niya. Or kasing tulad na pagka-box na may guhit dito sa ibabaw. Ayan yung guhit dito sa baba. Ang batong ito nakahawig niya kung saan nasa ibabaw ito. Ayan mga ka-teach. At dito ko rin kinuha ang pamagat na jewelry deposit. Ito yung mga sign na bantayanan ninyo mga ka-teach. Ang mga sign na pa-box na may guhit sa ibabaw. Pero sa ibabaw pa ito sir. Ibig sabihin mga surface marker. Ayan yung guhit niya. Ulitin natin para maintindihan ni sir or maintindihan rin ninyo mga ka-teach. Ayan yung kahulugan ng mga alahas na deposito or jewelry deposit kung saan tulad ng sinabi ko kanina ibabaw ito. Ulitin natin, ito naman yung nasa ilalim. Ayan o, hindi talaga sila magkalayo. Pa-box at may guhit dito sa giliran na maliit. Dito naman mayroon. Nasa ilalim yung nakuha. Mga 3 feet ito nakuha. Ito naman sa ibabaw or surface marker. Nako, para sa akin sir, idritso na ninyo or mag-down lang kayo dito sa mismong area na ito kung saan kayo nagukay. Ayun. Medyo ambihas pala or pa-slant ang area na ito. Paganyan, nandito yung bato na may sign na jewelry deposit. Down lang kayo sir, papunta sa ilalim. Kasi wala namang ibang mga sign na nagbibigay ng ibang direction dahil nasa ilalim na ito eh, underground na ito eh. Or below surface marker na ito eh, nakatago na siya. Ibig sabihin, mag-down lang talaga kayo dyan sir sa mismong hukay na ito. Balik muna natin. Ayun, yung hukay nila. May sign pa na parang tinapyas, ano? Parang hugis siya per triangle na Toblerone style. Alam niyo yung chocolate na Toblerone mga ka-teach. Paganyan at saka paganyan. Triangle siya. Ay, ibig sabihin pala, sir, may butas pala kasi magkalapit lang sila sa batong ito na may jewelry deposit marker oh, itong batong ito. Nako, may cave pala sa ilalim, sir. Down lang kayo dito sa mga batong ito kung saan nakuha. May naghihintay na kuweba sa ilalim. Malamang kung sa malawang dahil base sa plastada sa lugar. Nako, may bato pa doon na parang turtle sign. Ibig sabihin rin ito na hugis pagong. Mayroong kuweba or cave sa ilalim sir. Ito ang ganitong bantayanan ninyo mga ka-teach. Yung mga paganyan ang paghuhugis. Down lang kayo sir. Kung saan nakuha ninyo ang mismong mga batong ito. Ayun oh, down lang kayo dyan. Kasi magkalapit lang yung hugis pagong dyan sa gilid. Duda ko malaki-laki ang ginawa nilang entrada dito dahil ang mga sign sa paligid, mga maliliit mga ka-teach,
ibig sabihin ng mga maliliit. Hindi malayo ang target area kasi mga supporting sign lang yan. Tulad dito sa sign na ito kung saan dito ko kinuha ang pamagat. Maliit lang siya na bato. Ayun o, ang hugis niya. Para siyang letter D na pahaba. Or para siyang likod ng alimango na paganyan. Iguhit natin. Yung mga tipong paganyan yung pagkalikod. Ganyan. Alanganing letter D, below or under. Maliit siya, ibig sabihin. Mga supporting sign lang yan or nagsusuporta na nandyan lang yung target sa paligid. At dito naman tayo sa sign na ito. May tapyas dito sa unahan. Halatadong binawasan na nakaharap. Nako, bantayan mo sir kung ano ang nasa unahan kung saan nakaharap yung tapyas na ito. Pero kung pagbabasihan natin ang distansya, manipis lang yung pagkatapyas. Ibig sabihin, malapit lang ang target na tinuturo niya. Hindi magkalayo ng mga 3 metro. Kung ganito na talaga ang posisyon ng batong yan, hindi ninyo nagalaw. May sinasabi siyang target dyan sa harapan. 3 metro ang layo. Papunta dyan sa unahan na yan. Nandyan lang sa tapat. At kung ang hugis naman ang pagbabasihan natin, ito yung tipong mga boulder sign or mga sign na nagsisignal na may malalaking bato or may batong nakaabang dyan sa ilalim. At yung bato na yon, yun na yung entrada. Ang nasa ilalim niyang batong yon. Ibig sabihin, takip ang bato na nasa ilalim or cover na may tinakpan siyang butas pero nasa ilalim na. Kaya kailangan ninyong i-open cut or buksan para makita ninyo ang malaking bato na yan sir, nasa tapat niya or down kayo sa tapat niya sa ilalim. At dito naman tayo sa kabila, ayun oh. Parang lit, parang klaseng pagka-heart ito. Ay, under pa rin ito sir dahil may guhit dito sa gitna oh. Ito yung mga tipong heart na pasok sa trail treasure travel ended pero nagsisignal na siya na under or nasa baba lang kasi may butas siya sa gitna or may guhit dahil maliit lang siya, mga supporting sign. At nandyan lang yun sa tabi, nasa paligid lang niya. Ang sinasabi niyang target na kailangan mong mag-under pero dahil pasok pa rin siya sa travel sign, itatravel mo pa rin siya sa unahan at nandoon ang target na sinasabi niyang mag-under ka na. At dito tayo sa kabila. Base naman dito sa hugis ng batong ito, mapapansin natin, ito yung mga sign ng treasure sign. Positive treasure site na may treasure na binaon base sa hugis na yan. Ito yung mga bantayanan ninyo mga katits. Ganyan. Pag may guhit naman sa gilid, pasok ito sa rock enclosed treasure. Bato pa rin ang pinapahiwatig niya bago mo maabot ang target area or mga entrada ng tunnel. May bato siyang sinasabi dahil malapad siya base sa hugis. Posisyon niya nakaplat. Takip ang tinutukoy nito sir. May takip siyang tinutukoy sa ilalim kung saan yun yung bato na yan. Ang tinakpan niya, para sa akin, number 1, pwedeng entrada ng tunnel. Number 2, pwede ring daanan, entrada, pwedeng ganun. Pero ang number 2, pwede ring deposito ang tinakpan niya. Bronze box or aluminum box. Tinakpan ng matigas na bagay tulad ng mga bato na malalapad o kaya ginawa ng takip na simento. Yan ang pangatlo natin sir. Number 3. At dito naman tayo sa kabila. Ilipat natin mga katits. Kung papansinin natin ang hugis ng batong ito, para siyang semidahon. Paganyan. May biak sa gitna. Nako, enclosed rock treasure pa rin pag ganito sir na may
guhit dito sa gitna, or may gatla or inukitan, at may ukit pa siya dito sa gilid. Duda ko na sa bandang giliran ng target na tinutukoy niya nandyan banda. Pero bato pa rin ang matatamaan pagdating sa ilalim. Isang mga meaning lang nito eh. Simula dito sa sign na ito. Ayan. Ganon din dito. At saka yan. Iba-ibang forma lang pero isang or iisang kahulugan lang ang tinutukoy nila. At dito naman tayo sa kabila. Ganon pa man, medyo maliit ito pero klaro siya. Na may sapa pala ang ano nito sir. Reference area na tinutukoy niya base dito sa biak na ito. Sa gilid daw ng sapa may sinasabi siyang target na tinakpan. Ito yung takip na ano, hugis ng takip. Ayan, malapad na may hugis niya, takip, at may supporting sign siya na may treasure na tinakpan ng matigas na bagay, na may guhit deposit sign ito eh, or gold sign ito pag ganitong mga klaseng pagkaguhit to. Ayan, yung ganyan na pagkaguhit. Tanggalin muna natin yung arrow na yan. Gumamit tayo ng ibang kulay. Ayan, yung pagkaguhit na yan sir. Deposit sign nasa gilid ng sapa kung saan tinakpan ng lahat na bato o kaya lahat na simento. Pero dahil parang pagong ang hugis nito, bantayan rin sir. Ayan yung likuran niya. At ito yung uluhan niya. Bantay down ito eh, letter D. Ayan o, pinagdugtong letter D. Down or below or under. Parang nasa level ito ng sapa sir. Maabot ninyo ang level ng sapa bago makuha ang target na yan or takip na yan, dahil itong parting ito na naghahati sa dalawa, sapa ito eh, parang kailangan ninyo maabot muna ang level ng sapa sa baba bago makuha ang takip na yan kung saan ito na yon. Ayan yung takip na tanggalin natin, pinapahiwatig dito sa likuran niya. Combination na may treasure na tinakpan. Yan ang final assessment trading ko dito sir. Ayan siya. Okay sa pagtatapos dito sa simple assessment trading natin. Down lang dito sir. Kung saan yung nakuha itong pinakatoblero na ito. Semi-triangle. Ulitin natin. Pag ganyan yung hugis niya. Triangle dito. Dahil triangle yan. Pag ganyan, no? Tapos, papunta dito. Yan yung pinakahugis niya. Kung i-side view natin, pag ganyan. Dalawang triangle. Pagdating dito sa dulo, triangle din uli. Para siyang style chocolate na Toblerone. Or baliktad yung pagka-drawing natin. Pag ganyan. Ganyan. Okay, ganyan. Kabila ang dulo, triangle na maliit. Dito naman, triangle na malaki. Ibig sabihin, meron talagang kuiba na nag-abang sa ilalim dyan, sir. Pero para sa akin, baka abutin ninyo ang level ng sapa na nasa baba kung gaano kalalim yan. Nakuyon din ang ahabulin ninyo papunta sa ilalim para matamaan ang sinasabi niyang malapad na takip. Ayan, bago pa man makuha ang target na jewelry deposit. Yan ang final assessment trading ko dito. Okay, sa pagkatapos dito sa simple assessment trading natin, sana nabigyan natin ng mga simpleng gabay ang isang kasamahan natin at makuha niya ang target sa area niya. Ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga katuloy.